Umaga mga kapatid, welcome po sa ating channel. Eric Ambaking mga kapatid, isang malamig na umaga po dyan sa inyo mga kapatid. For today's video mga kapatid, isishare ko po sa inyo kung ano gaano kahirap ang kalagayan ng mga trabahante ngayon dito sa Cebu mga kapatid. Panahon ng COVID-19. Ito po mga kapatid, gumising po tayo ng madaling araw mga kapatid. Alas 3:30 pa lang po ngayon ng umaga mga kapatid. Ito madilim pa sa ating paligid mga kapatid. Yan, napakadilim pa sa labas mga kapatid. Hindi po ito ilaw ng ating kuryente mga kapatid. Ilaw po ito ng LED light na ating nabili sa Lazada mga kapatid. Alright. Hindi tayo trabahante mga kapatid. Gigising pa rin tayo ng madaling araw mga kapatid. Alam nyo na, obligasyon natin maghatid ng ating mahal na asawa para makapagpapagpapagpapag. Wow! Isishare ko po sa inyo mga kapatid kung ano pong kalagayan ng mga manggagawang Pilipino ngayon sa panahon ng pandemic. Kasi madalas ng mga malalaking kumpanya ngayon mga kapatid, nagbibigay po sila ng libreng sakay sa kanilang mga trabahante mga kapatid. Ngunit, ang kapalit naman ito sa kanilang mga trabahante mga kapatid, madaling araw pa lang mga kapatid, pinipick up na sila ng kanilang mga driver. 6 AM ang kanilang pasok mga kapatid, ngunit kinukuha na sila ng 4 AM mga kapatid. Ganyan po ang sakripisyong ginagawa ng ating mga manggagawang Pilipino ngayon. Kaya alam ko po, makakarelate ang kadalasan nito, lalo na mga trabahante mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, ang sarap ang matulog, lalo na tagulan ngayon mga kapatid. Napakadilim pa sa labas mga kapatid. Alas 3:30 pa lang kasi ngayon mga kapatid. Mababa tayo mga kapatid, iinom muna tayo ng kape. Tambal sa panuhot. Alright, let's go. Samahan niyo ako mga kapatid. Kasi napakalamig ngayon, ulan pa ngayon mga kapatid. Pupunta muna tayo sa baba. Paghahanda natin ng malinit na kape ang ating mahal na asawa. Alright, wow! Let's go. Napakatahimik pa po ng lugar dito mga kapatid. Tayo pa lang po ang nakagising mga kapatid. Kape tayo mga kapatid. Kape para sa tagumpay. Wow! Masarap po ang kape sa umaga mga kapatid. Lalo na pag tag-ulan. Dinig niyo ba ang ulan mga kapatid? Ulan po sa labas mga kapatid. Park, ba't ang yawi, Park? Good. Kaya na mga kapatid, paandarin na natin ang ating motor at magkukuha na tayo sa ating kukunin na natin ang napakalaki nating ringkot. Alright, samahan niyo ko mga kapatid. Ang dilim pa sa labas mga kapatid, takot akong lumabas. Mga kapatid, ready na po tayo. Ulan ngayon mga kapatid. Alis na tayo mga kapatid. Iwan ko na kayo dito mga kapatid. Uwan kasi mga kapatid. Babay muna mga kapatid. Mga kapatid, andito na tayo sa isang gasoline station mga kapatid. Hinihintay na po natin ang susundo sa aking asawa. May ibang taga-sundo mga kapatid. Nagsisilos na ako nito mga kapatid. Ito po ang mukha ng ating asawa mga kapatid. Ang ating missis mga kapatid. Hanggang ngayon mga kapatid, umuulan pa rin mga kapatid. Nagpapasilong lamang kami dito sa isang gasoline station. Papasilit ko ang paligid dito mga kapatid. Madilim pa po mga kapatid. Nandito lang kami sa isang ilaw mga kapatid. Sa mga kasama ko nag-online selling mga kapatid, alam nyo na siguro kung saan to mga kapatid. Yan, andito tayo sa Tayod, Kapulay Tayod Liloan mga kapatid. Nag-aabang ng van. Ano mo sundo pa? Di day mau, Timex. Mana jud?
Oo. Oo muna. Tara ka ha. Okay. Bye-bye. Ayan mga patid. Dumating na ang kanyang sundo mga patid. Pauwi naman tayo mga kapatid. Uwi na tayo mga kapatid. Naihatid na po natin si Mrs. mga kapatid. Let's go, let's go. Bye mga kapatid. Uy, madilim mga kapatid. Tika lang mga kapatid. Yan. Kalinaw mga patid, pahinaan natin ang ilaw mga patid. Yan, nakarating na tayo mga patid. Nakaparking na po tayo mga patid. Ito po. Ito po ang ating motor mga patid. Ang ating susi mga patid. Yan na, karating lang natin mga patid. Yung nailang na yun mga kapatid, yun ang ating maliit na tindahan mga kapatid. Papasilip po sa iyo, ang paligid natin mga kapatid. Napakadilim kasi nito mga kapatid. Gumamit lang tayo ng ilaw ng ating LED light mga kapatid. Kaya nagkakaroon tayo ng liwanag mga kapatid. Pupuntan tayo sa loob mga kapatid. Hindi kasi natin naubos yung kape natin kanina mga kapatid. Ito na mga kapatid. Ang naiwan natin kape kanina mga kapatid. Ang lamig na kapatid. Gawin natin ito mga kapatid. Iinitin natin ito uli. Ilagay natin ito sa heater uli mga kapatid. Ang lamig na kapatid. Papainitin natin uli ang ating kape mga kapatid. Ganyan po kahirap ang mga trabahante ngayon mga kapatid. Kita nyo naman, gumising ng alas 3 mga kapatid. 3 a.m. ng umaga. At natulog ng alauna. Para lang makapasok. Napakahirap po mga kapatid, lalo na sa walang mga motor mga kapatid. Linipat na natin sa ating baso. Inom tayo ng kape mga kapatid. Di natin natapos kanina mga kapatid. Dahil inihatid natin si Mrs. sa kanyang van number 30. Shout out sa kanyang driver. Salamat kapatid. Shout out sa iyo Joey. Gising ka na Joey. Oto sabi ko. Asa Mami B? Asa Mami B? Work. Ikaw na, be. Ikaw na, de. Ikaw na. Yan na mga patid. Sa mga manggagawa dyan, saludo ako sa inyo. Kasi napakaaga yung gumising para lang magtrabaho para sa inyong pamilya mga patid. Kaya, social distancing naman kayo dyan sa loob. Alam ko po dyan sa kalagayan nyo dahil dyan ako nagtrabaho mga patid. Yeah. Social distancing kayo sa locker mga kapatid. Napakataas na po ng COVID ngayon. Ingat-ingat, baka madala nyo sa inyong mga bahay, sa inyong mga pamilya mga kapatid. Pagkarating nyo sa inyong bahay, hubad lahat ng gamit, saka mag-disinfect gamit ang alcohol. Huwag munang lalapit sa inyong mga anak kapag hindi pa kayo nakapag-disinfect. Baka dala nyo ang COVID-19. Say hi! Yan. Pagkarating nyo mga manggagawang idol, huwag muna kayong lalapit sa inyong mga anak. Mag-disinfect muna kayo. Pagkadala nyo ang COVID-19! COVID-19! Small. COVID-19! Mahirap ang pagpasok nila sa umaga mga batid kasi napakaaga po na kanilang pasok. At pag-uwi naman mamayang hapon mga kapatid,
6 to 5 ang kanilang duty. Makarating yun mga patid. Tsak, mga alas city na po mga patid. Nung nakaraang Sabado mga patid, 7 PM na kaming nakarating dito sa bahay mga patid. Ganyan kahirap ang mga trabahante ngayon. Yan kahirap ang mahirap. Di po biro mga patid. Kaya sa mga anak dyan, huwag niyong aksayahin ang pinaghirapan ng inyong mga magulang. Lalo na pagtrabahante lang mga patid. Kapag daily earn lang ang kanilang sahod mga patid, mahirap po mga patid. Siguro na sumasahod lang sila ng mga 600. Buong araw na yun mga patid. 6 to 6 or 6 to 5. 600 pesos. Kukunan pa yun ng pamasahe papunta sa kanilang mga van na magsusundo sa kanila. Ka-ching! Lalo na mga patid, yung walang mga motor mga patid, papunta sa kanilang pick-up point mga kapatid. Pero alam ko po mga patid, kahit ganyan, kahirap yan, ginagawa yan ng mga magulang para sa kanilang pamilya mga patid. Dahil sa panahon ngayon ng pandemic, di po madali ang maghanap ng pera para palit o diaper ni Didi! O gatas ni Didi! Asa ka? Asa ka? Lapo! Natutatay ka. Pero kahit anong pagsubok yan mga patid, huwag kalimutang kumain. Huwag kalimutang pakainin ang sarili mga patid. Kahit bahaw lang mga patid. Okay na yun. Makakain na ng 3 beses isang araw mga patid. Okay na yun. Napakalaking bagay na yun na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos mga patid. Ang makakain ng 3 beses sa isang araw at walang sakit sa buong araw mga patid. Napakabuti na yun mga patid. Kahit bahaw lang mga patid. Let's eat the bahaw. Hanggang dito lang muna mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para notify kayo sa mga video na ating i-upload. Ingat mga kapatid, go nang go lang mga kapatid. Bye-bye!